Maminawahan tayo na po dadako po sa pakikinig ng salita ng mahal na Hesus Kristo. Alalat po inaanyan tumayo upang magbigay galang ng salita ng Diyos. Ito po'y dadalhin ng ating beloved preacher, Benji Benito. Amen. Amen. Praise the Lord. Galis po sa ating beloved preacher, beloved kuwero, Elio Bagtong. Tayo po muna mga minamahal ay manalangin. Tayo po ay humingi ng patnubay ng ating dakilang Diyos sa ating pong pag-aaral ng kanyang basalita. O dakila at mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakilang pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon. Narito kami, mahal na Panginoon, nagpupurit, nagpapasalamat sa bawat yugto na yung balagawa niyo pinagpalat nilang isang lalo tigit sa yung pagkilos sa aming kalagitnaan, sa yung matamis at banal mong presensya na patuloy mong pinapadama sa yung anak malapain. Muli kami po ay dumadako sa yung balaharapan, mahal na Panginoon, humingi ng kapatawaran sa mga nasumpuan aming mga pagkukulang. Ang pagkakamali o Diyos, hallelujah, mala Panginoon ay dalangin na buksan mong pangunawa lahat ng minamahal na kapatiran maging sa minamahal na baguhan, mala Panginoon. At langisan mo po, mala Panginoon, ang ebanghelyo ng kaligtasan, mga ibang lingkod, yung pong langisan sa ganang akin, wala po akong magagawa, mala Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, mala Panginoon, at tulungan mo ako na aking maipahayag ang iyong malsalita. Taglay kapangyarihan at pag-ibig nagmumula sa iyo, mala Panginoon. Bless us, O Lord, and bind the power of darkness, demons of hindrances, and will even doubts cast out in the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Praise the Lord. I will give the highest praise, glory, and honor, and worship to our loving God, our dear Jesus, our Savior, the Lord of Lords, and the King of Kings, and double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Will Destad Almeida, the end-time prophet of our loving God. And also greetings to the beloved children and the whole beloved Almeida family. And we always remember and cherish the blessed life and golden teachings of our dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina C. Almeida. And also greetings to my beloved co-preacher and beloved choir members, beloved musicians, and to all of you. Beloved brethren, a pleasant and blessed afternoon to each and everyone. And to all beloved webcast viewers, akin po kayong binabati ng isang pinagpalang umaga, tanghali o gabi man, maging sa ating po mga beloved brethren, kasama po natin ngayon sa online Zoom. Praise the Lord. At ganun po, ini-welcome po natin ang ating minamahal na bisita sa araw na ito. Welcome po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade na ito po ay pinangungunahan ng aming minamahal, ginagalang na buting ebanghelista, Pastor Will Destad Almeida, ating pong beloved assistant Pastor Lina si Almeida and their beloved children. At maminamahal sa ating pong mga kapatid, maminamahal na nakasama natin ngayon, ating pong beloved Brother Harold. Praise the Lord. Ilang taon nakaraan, kasama natin siya noon, mga minamahal, ay maliit pa lang. Ngayon, matangkad pa kaysa tatay. Napakabilis ng panahon. Amen? Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga po mga minamahal, tayong mga magulang kapag tayo nagpatuloy na maglingkod, bagamat ang mga anak po natin ay bata pa sila, subalit mga minamahal kapag tayo magpakainit, hindi po mawawala sa kanilang kaisipan ang pagsisikap ng kanilang mga magulang. At iisa ang kanilang kikilalanin, mga minamahal ko, na Diyos na tagapagligtas, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Maalala ko po ang sabi po ng kanyang beloved uncle, beloved brother Roger, nung dumako sila dito sa Qatar, mga minamahal, walang gawain ng mala Panginoon. Kaya hindi po sila nakakadalo. At sabi niya, mga minamahal, halos malamig na sila sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Isang araw, nung nagkaroon po tayo ng gawain doon po sa Altumama area, that was 2008, mga minamahal, nagumpisang balagawain doon. Isang kutsi sila, kasama po ating beloved brother Larry, sa kanya pong beloved wife. At makita mo talaga yung kanilang kasabikan sa paglingkod sa malapain. Sabi ating pong beloved brother Roger Buscaino, Brad, kahit nanlamig kami, iisa lang ang totoong gawain ng Diyos na aming nadaluhan, ang Jesus Miracle Crusade. At iisa lang ang kilala namin na
Diyos na tagapagligtas ang mahal na Paisokristo. At isa lang ang pastor na aking nakilala na nabuhay na ayon sa kalooban ng Diyos, ating dearly beloved honorable pastor at ang ating pong beloved assistant pastor. Kaya nagpakainit sila sa paglilingkod. Ilang taon na kararaan, mga minamahal, 13 years na tayo ngayon sa lugar na ito. Bagamat ang kanya, ang beloved brother Roger, ang uncle po ng beloved brother Harold, ay nasa Pilipinas. Subalit, mainit pa rin na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Siya po ay ginagamit sa paghayo ng mga kapatid po natin na malapit sa kanyang lugar. Minsan, from Manila, nakakarating pa sa Tarlac para lang maghayo, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Ganun po ang puso ng isang Kristiyano. Kapag siya po, mga minamahal ko, ay nagpahalaga sa kanyang napakinggan, naturo at aral ng ating dearly beloved parents in the Lord. At welcome din po sa ating beloved Sister Lucretia Tabayay. Ilang buwan, mga minamahal, na umiiyak, nagsusumamo sa mahal na Panginoon, manalangin na siya'y makadalo. For how many months, mga minamahal, kasama natin ngayon, nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Hindi pa nakaupo, lumuhod pa lang. Naramdaman na niyang presensya ng mahal na Panginoon. Bakit? Yung puso natin, mga minamahal, kapag nandiyan ang ating pinakamamahal na Panginoon, yung kanyang Santong Espiritu nasa ating mga puso, kahit saan tayo makarating, mga minamahal ko, taglay natin, mga minamahal, ang presensya ng mahal na Panginoon. At hindi lang yon, mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos. Hindi pa tayo nakalilipat sa bagong venue, meron na siyang dalang karpit para sa gawain ng mahal na Panginoon. At mga kurtina, mga minamahal, nagagamitin doon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, ang puso ng isang Kristiyano ay makita natin kung paano po binago ng ating mahal na Panginoon. Mula sa pusong masama, mula sa pusong mapag-alinlangan, mga minamahal, nilinis ito ng ating dakilang Diyos. Nung taglay natin ang puso na malinis, mga minamahal, tayo po ay patuloy na gumagawa sa ubasan ng mahal na Panginoon. Yung tayo dalhin ng ating dakilang Diyos sa lugar na ito, kasama ang ating puso na malinis, na magpupuri sa mahal na Panginoon, tayo po ay mananatiling mainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sabi nga ng beloved Tet, mga minamahal, huwag po nating sabihin na nandito tayo sa buong-buong katotohanan at ligtas na tayo. Amen po ba? Magiging ligtas lamang tayo, mga minamahal, pagdating ng araw, kapag bumalik ang ating dakilang Diyos, kukunin niya, kapag makita niya ng puso ng isang Kristiyano ay patuloy na malinis, mga minamahal ko. Amen? Kaya tayo dinala ng mahal na Panginoon dito para linisin po tayo sa ating mga pagkukulang, sa ating mga pagkakamali. Napag-usapan nga namin ng ating malakapatid, ang sinundo kong ating beloved sister. Sabi ni Sister Maribek, Brad, ang hirap talagang maghayo ng kaluluwa. Totoo po yun. Mahirap, pero wag po tayong tumigil. Dahil kapag tayo po ay ginagamit ng mahal na Panginoon sa kanyang balaubasan, iba't ibang mga ministry po natin, tandaan po natin, mga minamahal ko, nagagawa natin yan dahil po sa kahabagan ng ating dakilang Diyos. Dahil sa prayer ng ating minamahal na magulang sa Panginoon, under beloved children, mga minamahal ko. Kaya tayo po ay nagtataglay na malinis na puso dahil sa ating pong patuloy na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Totoo po, nagkakamali po tayo. Minsan nangihina. Subalit ang ating dakilang Diyos ay dakila, makapangyarihan upang tayo po ay laging kanyang linisin at tayo po, mga minamahal, ay makapagpatuloy na maglingkod hanggang sa kanyang pagbabalik. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tignan niyo po kung paano po ang Diyos ay kumilos sa ating buhay. Nagmula po sa ating baguhang bilang isang Kristiyano, mga minamahal, ngayon, bumilang na tayo ng ilang taon, naglilingkod pa rin tayo sa ating dakilang Diyos dahil sa kanyang banal na salita. Wala po tayong iba, mga minamahal ko, na pinanghawakan, kundi yung kanyang
salita mga minamahal na pumasok sa ating puso. Amen? Na ating pong sinasagawa, kaya po tayo mga minamahal nagpapatuloy. Hindi kagaya nung araw, nandun tayo sa iba't ibang mga sikta, religion, mga minamahal. Labas-pasok tayo sa simbahan. May dala-dala tayong mga problema. Tayo po ay bat-bat ng karamdaman, maraming mga bisyo. Paglabas natin, ganun pa rin, mga minamahal. Walang pagbabago. Walang himala, mga minamahal ko. Subalit, nung tayo po ay naparito, unang dalo pa lang natin, mga minamahal ko, nakita na natin kung paano po kumilos ang Diyos sa banal na ministeryong ito. Amen? Sinasalubong tayo ng kanyang banal na presensya. Pagpasok pa lang natin, mararamdaman na natin, mga minamahal ko, naluluha tayo, mga minamahal, hindi po natin maintindihan, hindi natin maipaliwanag, yun pala ay presensya ng ating dakilang Diyos. Hindi pa tayo humihiling, mga minamahal ko, makita lang ng malapanginoon na tayo po'y naparito at nagpakumbaba sa Kanya. Unang-unang regalo ng Diyos sa atin, mga minamahal ko, tayo po ay luluha sa kagalakan. Palakpakan po natin ang ating malapanginoon. Bagamat ang isang baguhan, mga minamahal, ay marami pa talagang malalaman patungkol sa paglilingkod sa Diyos. Sabi nga ng isang mahal po nating kabatid, hindi pala ganun kadali. Sabi ng ating Bilal Sir Jima, bilang isang lesbian, sabi niya, nung nakadalo ako at nabautismuhan, naglingkod, hindi pala ganun kadali ang maglingkod sa Diyos. Amen? Yun ay nasasabi natin bilang isang baguhan. Hindi ganun kadali, kasi po mga minahabang nakakarinig ka ng salita ng malapanginoon, mga minamahal, tila baga parang hindi mo maabot yung kalooban ng Diyos. Bakit? Diyos kasi ang nagsalita eh. Amen? Kahit yung mga unang mga propeta, mga minamahal ko, inaalis nila yung kanilang mga sandalyas, yung kanila pong panyapak, mga minamahal. Niyuyuko nila, mga minamahal ko, yung kanilang mga mukha. Hindi sila makatitig sa malapanginoon. Dahil alam nila, nasa lugar na yon, mga minamahal, na ang Diyos ay nangungusap sa propeta ay isang banal, mga minamahal ko. Kaya habang tayo po ay tumatagal sa paglilingkod, doon natin natututunan, mga minamahal. Bagamat mahirap sa umpisa, subalit sa bawat salita ng Diyos, mga minamahal, na ating pong napapakinggan at ipinapasok natin sa ating mga puso at ating sinasagawa, tutulungan tayo ng ating malapain. Bakit? Ang desire natin, mga minamahal ko, ay makapaglingkod sa Diyos at magmana ng buhay na walang hanggan. Sa totoo lang, walang makakapasok sa langit, mga minamahal. Amen? Subalit ang Diyos, mga minamahal ko, ay lumilinis lahat ng mga kasalanan ng tao. Ginagawa niyang banal ang isang tao, mga minamahal, sa pamagitan ng paglinis sa puso ng tao. Dahil pagdating ng araw, mga minamahal ko, ang titignan ng mahal na Panginoon, hindi yung kaanyuhan natin, hindi yung panlabas natin, mga minamahal ko, kundi kung ano yung nilalaman ng ating mga puso, mga minamahal. Lahat may magsabing praise the Lord. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal ko, marami pong haka ang puso ng tao. Subalit, mga minamahal ko, ang payo ng mahal na Panginoon ang siyang tatayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat may magsabing praise the Lord. There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Makapangyarihan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ang payo ng Diyos, ito po yung kanyang mga banal na salita. Sabi ng Biblia, mga minam, maraming haka sa puso ng tao, pero tatayo ang payo ng mahal na Panginoon. Basahin po natin, mga minamahal, ito pong ating pong unang talata, Proverbs chapter 19, verse 21, Ukawikaan, Kabanatang 19, talata 21. Buhat po dito sa aklat ng Kawikaan, ang kabanata po ay 19, talatang 21. May maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Amen. Amen. God bless po sa ating beloved Bible reader. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Bagamat ang tao ay maraming katha sa kanyang puso, mga minamahal, subalit, tandaan po natin, sabi ng Biblia, ang payo ng Panginoon ay siyang maghahari. Siya ang tatayo. Ito ang paraan ng ating mahal na Panginoon.
Yung kanyang salita ang magsisilbing payo sa lahat ng mga tao para malinis ang ating mga puso. Amen? Napakapalad nga tayo dahil ang Diyos na nandun sa langit, nagkatawang tao, mga minamahal, inihain niya yung kanyang isang buhay, dumanas ng kahirapan hanggang kamatayan upang tayo lamang po ay kanyang tubusin sa ating pagkakasala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, kinakailangan na tayo po ay maglingkod sa Diyos at pagsikapan nating maabot mga minamahal at may sagawa ang kanyang kalooban. Dahil kung hindi mga minamahal, ang puso natin ay magiging marumi mga minamahal ko sa harap ng Panginoon at ito ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Amen po ba mga minamahal? Kaya nga ang tao nawala na ng pag-asa. Dahil hindi nila naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Dahil hindi nila pinapakinggan ang salita ng mahal na Panginoon. Kahit na tinanggap mo ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, kahit na bautismuhan ka pa, kung hindi ka magpapatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, hindi mo makakamtan ang kaligtasan. Amen? Kaya nga ang sabi ng mga tao, and they said there is no hope. But we walk after on devices and we will everyone do the imagination of his evil heart. Mananatili yung kasamaan sa kanilang puso. Pero ang paglapit sa mahal na Panginoon ay siyang pagbukas ng pintuan ng langit. Subalit kung hindi tayo magpatuloy mga minamahal at babalik tayo doon, sa buhay makasanlibutan, wala tayong kapangyarihang paglabanan ang mga lalang ng diablo, mga minamahal ko. Kaya tayo nagpapatuloy, mga minamahal, upang tayo po'y magtagumpay sa ating hangarin. Amen? Hindi lang natin hangarin, mga minamahal ko, kundi hangarin ng ating dearly beloved parents in the Lord at higit sa lahat, ang Diyos, mga minamahal ko, na nagpapako sa cross upang tayo po, mga minamahal, ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Alam na natin, tinuro na sa atin, alam na natin kung ano yung gagawin natin, mga minamahal ko, paano tayo magmana ng buhay na walang hanggan. So just imagine, ang mahal na Panginoon, mga minamahal, alam niya na marumi ang puso ng tao. Subalit, ang Diyos ay nagkatawang tao para tayo tubusin. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, dito po sa Mark chapter 7, verse 21 up to 23, kindly po. Ayon po sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, ang kabanata po ay 7 at ang talata po ay 21 hanggang 23. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pandaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nakakahawa sa tao. Amen. Amen. Lahat may magsabing, praise the Lord. God bless po sa ating mga beloved Bible reader, Brother Junie, beloved Brother Mandy. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ito po yung bunga ng masamang puso. Kung tayo lamang mga tao, mga minamahal, hindi mo marirecognize ang isang tao at hindi mo mahusgahan kahanok karumi ang puso ng tao. Amen? Pero mga minamahal, dahil sa buhay ng tao, mga minamahal, doon mo makikita na marumi ang kanyang puso. Bakit? Biblia ang nag-reveal, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos. Sabi dito, mga minamahal, for from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts. Evil thoughts, ito po yung masamang pag-iisip, mga minamahal, yan po ay bunga ng masamang puso. Amen po ba? Pangalawa, mga minamahal, adulteries, pakikiapid. Kung iisay natin ito, mga minamahal, parang
sa dami, parang hindi magkasa sa puso ng tao. Ganon karumi ang puso natin, mga minamahal ko, noong araw. Amen? Subalit salamat sa Diyos. Dahil yung mga gawang ito, mga minamahal, yung karumihan ng pusong ito, mga minamahal, nilinis ng mahal na Panginoon. Makapagpalakpak po ba tayo, mga minamahal? Fornications, no? Pangangalunya. Ano po ang pagkaiba ng pakikiabid at pangangalunya, mga minamahal? Kasama po dito, mga minamahal, yung pangangalunya sa Espiritu Santo. Ang tao kapag hindi pa niya natanggap ang Espiritu Santo ng mahal na Panginoon, kahit patalon-talon yan, mga minamahal, sa mga iba't ibang mga sikta o denomination o relihiyon, mga minamahal, magagawa niya yan. Pero tayo, mga minamahal, nung nasumpungan natin ang buong-buong katotohanan, takot na tayong pumunta, mga minamahal, sa iba. Bakit? Hindi si tayo, mga minamahal, pinagbabawalan. Tayo mismo, mga minamahal ko, ang nakaramdam ang presensya ng mala Panginoon. Kaya ngayon, mga kapatid natin, nung wala pang gawain dito, nung magpapasundo sila, mga minamahal, isa lang ang marinig mo sa kanila, Brad, napakahirap nang walang Jesus Miracle Crusade. Bakit? Wala na silang kapangyarihan para paglabanan ng kaaway. Mas makapangyarihan na yung kaaway sa kanila. Sabi nila, mga minamahal, just to comfort our souls. Dahil yun ang inahanap ng espiritu namin, maglingkod sa Diyos. Amen? Dalhin namin yung aming katawan sa church. Pero kapag hindi Jesus Miracle Crusade, kulang na kulang. Amen? Amen. Kaya nga may matagpuan kami noon, mga minamahal. Dating mainit sa Pilipinas pagdating dito, mga minamahal. Pag sinabi, praise the Lord. Oh, kumusta pare? Kapatiran, natawag na kaming pare. Kumusta parts? Yun na yung mga tawag nila. Bakit? Makita mo talaga yung panlamig sa kanila pong paglilingkod sa mala Panginoon. Meron naman, mga minamahal, sa kanyang pride, umalis sa Pilipinas, mga minamahal, hindi naglingkod pagdating dito. Akala niya mananatili, mga minamahal, yung kanyang kalakasan sa physical. Pagdating dito, mga minamahal, tuwing Friday, isa na lang siyang naiwan sa kanilang accommodation. Pupunta sila sa iba't ibang mga churches. Sabi ng isang kababayan, Brad, sumama ka sa amin kasi naawa kami sa iyo. Bakit? Wala ka bang church dito? Magsimba ka. Just imagine. Yung mga ibang mga tao nagsasabi na, magsimba. Bakit? Napakahalaga po ang pagsamba sa Diyos. Sige lang, Brad. Salamat. Ilang linggong ganun, mga minamahal, ilang Friday, umabot ng ilang buwan. Pag natutulog, mga minamahal, pabalibaliktad. Sabi niya, tila baga, kailangan ko talagang magsamba. Medyo natutunaw na yung kanyang pride. Sabi niya kanyang beloved wife, Love, paki-search naman o tanungin sa minches kung may gawain ng Jesus Miracle Crusade dito sa dako ng Qatar. That was year 2010. In 2008, nag-umpisa tayo. 2 years na. Sabi niya, mga minamahal, meron. Saan ko kaya hahanapin? Sumunod na Friday, mga minamahal, sabi ng kanyang kasama, dahil nagbibis na siya, sabi niya, Bad, saan ka pupunta? Hanapin ko yung church namin, Jesus Miracle Crusade. Ay, alam ko yan. Yung pinupunta ng isa nating katrabaho, dadalhin kita. Anong itsura? Mahabang buhok. Sabi na, praise the Lord, ito na. Mga mahabang palda? Oo, mahabang palda. Ito na nga. Pagdating niya doon, mga minamahal, sabi niya, kakaiba talaga. Hindi ito Jesus Miracle Crusade. Kasi may palatandaan yung mga taga Jesus Miracle Crusade eh. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating mala Panginoon. Kaya huwag pong magtaka sa lahat po may ating po mga minamahal na bisita, bakit may mga mahahabang buhok. Yan po ay biblical. Yan po ay isang uri ng pamumuhay ng Kristiyano na may kabanalan. Amen? Sa pananamit, mga minamahal, hindi lang dito, makikita nyo na mahaba yung kanila pong mga palda. Hanggang sa pagtulog, mga minanggang sa kwarto, kahit walang kasama, basta, mga minamahal, sumusunod sa kalooban ng mala Panginoon, yan na po yung kanila pong
katangian. Sa mga beloved brothers, mga minamahal, wala po kayong makitang lampong. Ano, sa Ilocano yung lampong, yung long hair. Kasi biblical din. Ang mahabang buhok na lang, meron sa lalaki isang kahalayan. Kaya nga kahit na hirap tayong pumasok sa barbershop, dahil tatanungin yung itiras mo, mga minamahal ko, kung vaccinated ka o hindi. Pero dahil gusto rin kumita ng mga kabayan, mga, sige, pwede na rin. Kasi maluwag na rin, kaya kami nakapagpapagupit. Pero no, mga minamahal, nag-imbita kami dito ng mga barbershop para kami mapagupitan, inakubin. E di kanya-kanya na mga minamahal, kung saan gusto, kahit sa ibang lahi, dati iniiwasan yung ibang lahi magpagupit, gusto ko talaga sa Pilipino. Eh pero yung iba, nagbabawal mga minamahal. Eh kahit anong lahi na, sige, basta magupitan. Amen? Dahil nais natin ipresenta ng mala Panginoon yung sarili natin na kaaya-aya sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mala Panginoon. Yung ating mala kapatid ng lumo, umuwi siya mga minamahal. Sabi niya, tawagan mo nga sa main church. Nung natawagan niyo po abang lingkod dahil ako po taga-sundo nun. Diyan sa may party po ng Abu Hamor. Paglabas, eh walang buhok kasi. Dahil yun talaga mula ano daw, walang buhok. Tapos mahaba yung balbas. Sabi ko, walanganin ako nito. Siya kaya ito. Dahil sabi niya, dito ako sa lugar na ito. Habang tinatawagan ko, nakatayo ako. Pero nakita ko, mga minamahal, mahabang balbas, tapos walang buhok. Sabi ko, taga rito yata ito. Parang mukhang Arabo. Binuksan ko yung pintuan, mga minamahal. Praise the Lord. Sabi niya, kala ko mag-praise the Lord. Sir, kumusta? Bakit, sir? Hindi yata kapatiran. Sabi ko, taga Jesus Miracle. Ayan, ikaw nga, Brother Benji, mga minamahal. Pagdating niya doon sa upuan, mga minamahal, grabe, sabi niya, iba pala kapag ikaw ay dadalo na sa gawain ng ating pinakamamahal na pay. Grabing kagalakan yung kanyang naramdaman, mga minamahal. Ngayon, isa ng preacher sa dako ng Olongapo City, beloved Brother Noel Machas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nanong araw, mga minamahal, kapag hindi makapaginig ng salita ng mahal na Panginoon, nagdaganon yung ulo niya. Gumaganon. Sabi ng Brad, sabi niya, may gumugulo sa isip ko, Brad. Dahil yung sakit niya, mga minamahal, parang binubulungan siya ng kaaway. Dahil yun po yung sakit ng kanyang mahal na ina. Pag ginaganon na niya, mga minamahal, alam na namin, may bumubulong. Pero kahabagan ng ating dakilang Diyos, nagpatuloy sa paglingkod ngayon, isa na siyang mangangaral, mga minamahal ko. Lahat po magsabing praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, na tayo na nakasumpong ng katotohanan, mga minamahal. Dahil may mga ibang churches na kapag pumasok ka sa kanila, pag nabautismuhan ka doon, mga minamahal, pagpasok mo sa kanilang simbahan, sarado yan, ikakandado nila, hindi ka na makalabas. Sabi ng ating baguhang kapatid, mga minamahal ko, kung saan-saan pumupunta, mga minamahal na church, dahil gusto niya, mga minamahal, yung kanyang kaluluwa, ay makomfort, mga minamahal. Nung nandito, sabi niya, dito ako magpapatuloy kasi napakinggan ko na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Sinubukan daw niyang dumalo nung araw, mga minal, bago rito. Nandun pa lang sa loob, mga minal, gwardyado na siya. Gusto niyang takasan, mga minamahal ko, yung lugar na kanyang kinalalagay. Dahil sabi, hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan ko yung mga sinasabi nila, mga panalangin nila. Mga minamahal, dagdahan-dahan papunta, mga minamahal ko, doon sa pintuan, sarado. Ibig sabihin, mga minamahal, persado ka, pero dito, mga minamahal, welcome po ang lahat ng mga tao, mga minamahal ko. At hindi sinasaraduhan ang pintuan, mga minamahal, nananatili, mga minamahal, ang mga baguhan dahil habang sila'y nakaupo at nakikisabay sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, kinukumpot sila ng ating mahal na Panginoon. Yung kanilang kaluluwa, mga minamahal, ay nagagalak, mga minamahal ko. Lahat po magsabing praise the Lord. Kaya yun po, mga minamahal, ang kasagutan sa tanong ng ating malakapatid, bakit pa ang hirap maghayo at yung mga baguhan, parang ang hirap nilang magpatuloy. Dumaan din tayo dyan. Kaya sa pagpakinig ng salita ng mala Panginoon, depende po sa isang Kristiyano. Amen? Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, ang pananampalataya, saan nanggagaling? Saan po?
Tignan niyo po, alam niyo na po, sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating malapangin. Kaya napakahalaga, mga minamahal, na tayo po'y makinig ng salita ng malapanginoon. Hindi ibig sabihin kapag baguhan ka ay ahid na yung mga datihan. Hindi. Ang mahalaga, mga minamahal ko, kapag naunawaan natin ang salita ng Diyos at tinanggap natin ang mahal na Panginoon bilang Diyos at hari ng ating buhay, nagpabautismo tayo, kung darating man ang mahal na Panginoon bukas, hindi niya tatanungin kung ilang taon kang naglingkod sa kaniya, mga minamahal ko. Kundi ang titignan niya yung puso mo ngayon, mga minamahal, na ikaw ay naniniwala na meron lamang Diyos na tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po magsabing praise the Lord. Yung pagiging murderer o pagpatay sa kapwa-tao, aking bilabad ko, preacher, bilabad ko, Yarohilio, dating hard killer yan. Pero ngayon, ang kapurihan sa mahal na Panginoon, mga minamahal ko, yung pagpapakumbaba sa ating dakilang Diyos. Makita natin, mga minamahal, bakit? Nalinis na yung puso eh. Amen? Yung pagiging murderer sa puso ng isang tao, mga minamahal ko, pag inalis siya ng mahal na Panginoon, ikaw ang magiging banal. Amen? Ang pasabi mga ang pagnanakaw, thief. O, tignan po natin, nagdidimandahan na, mga minamahal, yung mga tao sa gobyerno sa atin. Dahil sa pagnanakaw daw, pagtago daw ng mga kayamanan, naghuhusga na sa isa't isa, mga minamahal ko. Ibig sabihin, yun po ang nasa puso ng tao. Amen? Kasakiman. O, meron din. Para lang makamit nila, mga minamahal, yung kanilang hangarin, mga minamahal ko. Di baling apakan na nila yung mga kapwa nila. Lalo na ngayon, malapit yung eleksyon. No? Siraan nila yung kapwa nila, mga minamahal kandidato, para lang maangat yung kanilang mga pangalan. That is covetousness, mga minamahal. Wickedness, kasamaan, deceit or pandaraya, lasciviousness, mga minamahal. Evil eye, yung mata, simple lang yan, mga minamahal. Kahit saan lugar, kapag hindi mo iningatan ang iyong mga mata, magkakasala ka. Lust of the eyes, kasama yung lust of the flesh, and pride of life. Kaya nga ang ating dearly beloved honorable pastor, mga minamahal, ayon sa patutuo ng ating pong beloved mama dear, sa pamagitan po na napakinggan ko po na tape preaching ng beloved honorable stand pastor. Kapag bumili, mga minamahal, ng dyaryo dahil para sa mga balita, hindi masama, mga minamahal, na magbasa ka ng balita. Amen? Amen. Kahit sa cellphone, walang masama para malaman mo, mga minamahal. Pero ang ginagawa ng ating beloved mama dear doon sa mga beloved preachers, beloved workers, anak, check mo muna yung dyaryo na ibigay natin sa mala pastor. Tanggalin mo yung mga hindi kaaya-aya. Yung mga picture na makashupan, alam niyo na, yung mga hindi kaaya-aya, yung mga damit ng mga pambabae. Tanggalin. Mga minamahal, ganun mag-ingat ang ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal. Pinanatili nila yung kalinisan ng kanilang mga puso. Eh ngayon, talagang matindi. Subukan mo lang, mga minamahal, na mag-click sa mga live. O kala mo, online ceiling, pag pinindot mo, pati katawan na eh, binibinta na. Para kumita, mga minamahal, yung online nila. Parang wala na, mga minamahal, na ititira para sa kanila. Di ba? Kaya kapag hindi mag-ingat yung ating mga mata, mga minamahal, magkakasala tayo. At kung pinagbigyan natin yung ating mga mata, mga minamahal ko, para tayo po ay magkasala, yan ay karumihan sa puso. Minsan kapag ka mabigla, imbis na takpan, ganun, may hiwa. Ganyan natukso, mga minamahal, si David. 7 times a day siya nagpupuri, mga minamahal. Pero natukso. Bakit? Nung paano natukso siya, hindi siya nagpupuri. Nandun, sa tuktok ng kanyang templo, palakad-lakad, mga minamahal ko.
Nung dumungaw siya, nakita niya naliligo si Bathsheba. Pumasok, mga minamahal, yung masamang pag-iisip. Binalak niya, mga minamahal ko. Mayroong asawa si Bathsheba. Pero anong ginawa niya, mga minamahal? Pinagplanuhan niya, mga minamahal, na siya'y maging frontliner yung asawa, mga minamahal ni David. O asawa ni Bathsheba, sorry po. Nung sila'y nakipagbaka, mga minamahal, namatay. Kinuha niya si Bathsheba, mga minamahal. Ganun katuso ang kaaway, mga minamahal. Lalo na tayo po'y nagkukulang sa ating pong pananalangin at pagpupuri. Bakit? Pagod ang pisikal. Pagdating sa trabaho, mga minamahal, matulog. Kumain, mga minamahal. Minsan kahit gusto magpuri, ma'am, natatalo na, mga minamahal. Dahil sa bigat ng katawan po natin, paggising ng umaga, mga minamahal, mag-alarm clock, mga minamahal, bis ka agad, pasok sa trabaho, nakalimutan na magpuri. Doon na lang sa sasakyan, doon na lang sa trabaho, mga minamahal. Pero pagdating sa trabaho, daming trabaho, hindi na makapagpuri. Kaya kahit papaano, mga minamahal ko, bago tayo umalis, papunta sa gawain, papunta po sa ating mga trabaho, magtaas tayo ng kamay, magpasalamat tayo sa malapanginoon, awitan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po magsabing praise the Lord. Bago matulog, mga minamahal ko. Kasi yun po yung ating pong pagkukulang dito sa ibang bansa. Aminin natin, mga minamahal ko. Minsan, nagkukulang yung ating oras sa pagpuri, pananalangin sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya minsan, madaling maagaw, matukso ang isang Kristiyano dahil po dyan. Nagiging marumi yung puso ng isang tao dahil sa kakulangan sa pagsunod sa kalooban ng malapanginoon. At may magsabing praise the Lord. Blasphemy. Yan po ay walang kapatawaran, mga minamahal. Pride o kapalaluan and foolishness. Napakarami. Ganito lang yung size ng puso natin eh. Diba? Evil thoughts, adulteries, thief, covetousness, wickedness. Hindi magkasya. Kasi ganun lang, no? Pero ang puso natin, mga minamahal, hindi literal na talagang kahit ganyang kaliit, mga minamahal ko, ay masikip. Subalit, mga minamahal, ang puso natin, mga minamahal, ito po kasi yung pinakamahalagang parte na sa ating pong katawan. Yung puso. Amen? Amen. Kaya pwede rin pumasok dyan ang kaaway, mga minamahal. Sabi nga, kapag wala ng Espiritu Santo, ang malapangin dyan sa ating puso, ang papalit espiritu ng kaaway ng Diyos. Yun, lalabas, mga minamahal ko, yung evil thoughts, adulteries, fornication, murders, thief, covetousness, mga minamahal, wickedness, deceitful, lasciviousness, evil eye, blasphemy, pride, and foolishness. Kapag dumating yan sa buhay ng isang tao, o kahit isa lang dyan, pumasok sa puso ng tao, magiging talunan siya ng kaaway. At isang bagay, mga minamahal, ang nakakatakot. Sabi ng Biblia, mga minamahal, all these evil things come from within and defile the man. Nakakahawa sa tao. Mas matindi pa sa COVID. Amen? Yung COVID, sabi ng ating malakapatid, nag-fasting, nagpuri, pinagaling ng mahal na Panginoon. Amen? Pero kapag inaatake ka sa mga bagay na ito, mga minamahal ko, yung evil thoughts pa lang, mga minamahal, kailangan mo talagang ipagsumamo sa mahal na Panginoon. Napakarami yung sinabi ng Biblia. Amen? Kapag nanatili sa puso ng tao yan, magiging talunan. Yun yung sinasabi ng ating beloved Tet, mga minamahal ko. Beloved Sister Annalisa, Tet Almeida Smith, mga minamahal ko, na yung katawan natin, dinadala natin sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Yung soul natin, yun po yung doon na pre-preserve, mga minamahal ko. Yung ating pong mga ginagawa. At yung spirit, mga minamahal, yun po yung ayaw ng espiritu na sa atin. Yung mga lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Yung bunga ng masama, yan po ang ayaw ng ating espiritu. Kaya kapag nagpupumiglas, mga minamahal, alam mo, mga minamahal, na kumakalabog na yung dibdib mo. Pag nakagawa ka ng isang bagay, mga minamahal, na masama, iluhod mo na yan. Ipanalangin mo, tingin mo na ng tawad, mga minamahal ko. Bakit?
Ang kasunod yan, pag napabayaan, iba na ang espiritu, mga minamahal ko. Bakit, mga minamahal, si Saul, tinakwil ng mahal na Panginoon, pinili siya maging hari ng Israel. Pero anong nangyari? Tinakwil siya ng malapain. Bakit? Nakita ng mahal na Panginoon, yung dati niyang puso na malinis sa mahal na Panginoon, naging marumi. Kaya ang mahal na Panginoon naghanap ng kahalili ni Samuel. Oh, sorry, ni Saul. Sabi niya kay Prophet Samuel, pumunta ka doon sa Bethlehem. Merong nagngangalang Jesse, isang Bethlehemita. Hanapin mo doon ang isang kahalili ni Saul bilang isang hari. Pumunta siya, mga minamahal. Hindi niya kilala si David. Pagdating doon, hinarap, mga minamahal, ni Jesse yung kanyang pitong anak, mga minamahal, makikisig, magagandang lalaki, mga minamahal ko, matipuno, malalaki, matatangkad. Sabi ni propeta, mga minamahal, Samuel, ito na lang ba ang iyong anak? Wala ka na bang iba? Ibig sabihin, mga minamahal, hindi sa kagandahan ng isang tao o anyo ng isang tao makikita yung kalinisan ng puso. Hinarap na niya eh. Kumbaga, sa kanyang mga anak, ito na yung mga the best na kanyang mga anak. Matitipuno, mamatangkad, mga guwapo. Meron ka pa bang anak? Meron, yung bunso, nandoon. Nagpapasunod lang tupa. Nung humarap, mga minamahal, maliit. Ang layo, mga minamahal, sa pangangatawan niya sa kanyang mga kapatid. Pero anong sabi ni propeta, mga minamahal? Ikaw ang pinili ng Diyos, maging kahalili ni Saul bilang hari ng Israel. Ngayon, bubuhosan kita ng langis bilang pag-bless sa iyo. Bakit? Kahit napakalayo ni Saul, ni David, mga minamahal ko, alam ng Diyos yung puso ni David. Yun ang pinahanap ng mahal na Panginoon, maging kahalili, mga minamahal, ni Haring Saul. Blinis siya, naging hari siya ng Israel. Palakpakan po natin ang ating malapangan. Ibig sabihin, kahit takpan mo man yung katawan mo, magpaganda ka na magpaganda. Punuin mo, mga minamahal ko, ng mga anong uri ng pagpapaganda o takpan mo, mga minamahal, ng mga magandang damit o mamahaling damit. Kahit na mga branded, mga minamahal ko. Pero ang titignan ng mahal na Panginoon, kung ano yung brand ng puso mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po magsabing praise the Lord. Kaya naging hari si David sa Israel, mga minamahal. Bakit? Dahil sa kalinisan ng kanyang puso. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat po magsabing praise the Lord. Sabi ng Biblia, for from within, out of the heart of man, proceeded evil thoughts. Lahat yung nabanggit, adulteries, fornication, and murderers, and so. Kaya alam mo, kahit baguhang kapatiran, pagka tutong Kristiyano ka, alam din nila yan. Amen? The way you talk, mga minamahal, yung panlabas mo kasi, yun yung resulta na yung puso. Amen? Kaya sabi nga ng Biblia, tayo po ay lumakad na kagaya ng mahinhin. Amen? Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, tayo po mismo yung nagpuportray kung ano yung nandun sa puso natin. Kaya kung makihalubilo ka, talagang hindi tigil yung bibig mo, mga minamahal ko. Kasalita ng mga kasanlibutan, nagmumura ka, mga minamahal. Nagkwikwinto ka ng mga kahit nag-green jokes ka, yun yung laman ng puso mo, marumi. Amen? Kahit sa paggalaw mo, mga minamahal ko, kaya makita mo dito, oh, dating siga-siga. Pag magkwinto, mga minamahal, sa kanyang mga dating mga girlfriend, bilang isang lesbian, mga minamahal, talagang nandun yung pag-angat sa kanyang sarili. Subalit ngayon, nagkwikwinto siya bilang patutuo na lang. Kapag napapakinggan ko yung kanyang patutuo, mga minamahal, mapakinggan mo na talagang nilinis yung kanyang puso, mga minamahal. Lahat po magsabing praise the Lord. Yung pride of life, kayabangan yan. Amen? Amen. Kapag may mga bagay, mga minamahal, na tinatas mo na yung sarili mo, kayabangan na yan.
kahambugan na yan, mga minamahal ko. Pagpapalalo na yan, mga minamahal ko. Kayun ang nais na malinis lahat sa atin ng ating mahal na Panginoon. Dahil hindi po ganun kadali ang maglingkod sa Diyos. Ikaw ang naghirap. Ikaw, mga minamahal ko, ang nagsakripisyo maliban sa mahal na Panginoon, ating dearly beloved honorable pastor, pero bilang isang Kristiyano, kailangan mo ring magpumilit, magsikap. Nagpagutom ka sa iyong pag-aayuno. Nagpuyat ka sa pagsamba sa mahal na Panginoon. Nagpapatuto tayo na kahit walang pamasahe, mga minamahal, dumadako tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? At kahit anong sabihin sa iyo, sa iyong mga katrabaho, kaibigan, pinagtiisan mo dahil alam mo na mayroong naghihintay na langit. Yan ang ating tandaan, mga minamahal. Dahil sabi nga ng Biblia, mga minamahal ko, ang paghuhukom ng mahal na Panginoon ay mauuna sa kanyang bahay. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Sapagkat ang unang huhukuman ng mahal na Panginoon, yung mga nakarinig ng mga salita ng Diyos. Lalo na po tayo sa ating mga matatagal ng Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, sabi dito sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11, lest Satan should let an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Yan ang sabi ni Pablo. Bilang isang mangangaral, si Pablo alam niya kung paano gumalaw ang kaaway ng Diyos. Alam niya kung paano, mga minamahal, ang diablo ay kikilos, mga minamahal. At alam ng diablo kung ano ang kahinaan ng tao. Amen? Pero ang sabi niya, para hindi tayo malamangan ng diablo. Amen? 2 Corinthians chapter 2 verse 11, kindly po. Buhat po dito sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang kabanata po ay 2, talatang 11. Upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Amen. Tignan mo, mga minamahal, kung paano niya nadidiscern yung galaw ng kaaway. Upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Maraming mga lalang ng diablo. Amen? Alam na natin kung ano yung mabuti, anong masama, ano yung nakapagpapalakas sa ating pananampalataya at kung ano yung nakapanghihina sa atin. At alam natin yung mga bagay na nakapaghihina sa ating pong mga kapatid. Amen? Lahat po magsabing praise the Lord. So ang maging pamamaraan, mga minamahal, put on the armor of God. Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 11, put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devils. Against the wiles of the devils. Laban sa lalang ng diablo. Atin daw, mga minamahal, ibihis yung pong katuwiran ng mahal na Panginoon, yung pong armor of God. Yan po ay righteousness of God. Ang katuwiran ng mahal na Panginoon. Yung matuwid na bagay, mga minamahal, atin daw isakbat, mga minamahal, para malabanan natin yung wiles of the devils. Amen? Kaya kung ating naisuot yan, mga minamahal ko, yung sinabi ng Biblia kanina, mga minamahal ko, yung bunga ng masamang puso, mga minamahal, there are 13, mga minamahal, 13 po yung nabanggit doon. Lahat yan ay lalayas sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly po, Ephesians chapter 6 verse 11. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, kabanata po 6 at ang talata po ay 11. Magbihis kayo ng bagong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. Amen. Nakahanda pala tayo sa totoong pakipagbaka, mga minamahal. Ang mahirap dito, hindi mo nakikita yung kalaban. Amen. Hindi mo kilala, mga minamahal, hindi mo nahawakan, hindi mo nakikita. Ibig sabihin, kahit nasa iyo na yung pinakamatinding armas na pamuksa, hindi man namamachine gun yan. Amen? Amen? Hindi man nababasuka o nasa-shotgun. Pero mga minamahal, meron pong kailangan taglayin ng isang Kristiyano na magiging armas, mga minamahal. Yung
ibihis natin, mga minamahal, ng buong kagayakan ng Diyos. Amen? Upang magsitibay tayo laban sa mga lalang ng Diablo. Kung babasahin natin yung 12, sabi dito, sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahalan ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan at sa mga dakong kaitaasan. Matindi, powerful ang kaaway ng mga Kristiyano. Sila, nakikita nila tayo eh. Amen? Alam nila kung ano yung laman ng ating puso, mga minamahal, through our actions. Kaya kahit, mga minamahal, sabihin natin na paapak-apak lang tayo doon sa lugar ng mga makasanlibutan, hindi nakikita ng mga beloved preachers, hindi nakikita ng malapastor, pero may dalawang nakakakita. Ang mahal na Panginoon at ang kaaway ng Diyos. Sabi ng kaaway ng Diyos, akala ko ba, Panginoon, si brother, si sister, sa'yo yan, bakit? Nandun pa sa mga lugar ng para sa sanlibutan. Amen. Kapag kamayroon ng mga okasyon, ay total, mga kasama ko naman doon, itataga Jesus, miracle ko, sabi, sige, pwede naman sigurong kahit labas yung cleavage, kahit pitted naman siguro yung damit ko, wala naman nakakakita eh. Ang unang magsusumbong dyan, mga minamahal, si Satanas, ang kaaway ng mala Panginoon. Lahat pa magsabing praise the Lord. At ang mahal na Panginoon ay hindi po nangungusinti, mga minamahal. Kaya kapag binago na tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kahit profile natin, ingatan natin, mga minamahal. Amen? Amen. Kahit sa Facebook, ingatan natin, kahit profile. Although sabihin natin, mga minamahal, na ito'y matagal na, mga minamahal, ibig sabihin, matagal na nga, pero binabalikan mo pa. Nalulugod ka pa, mga minamahal. Nasasayan ka pa doon sa mga bagay na pinagdaanan mo, samantalang pinagkamuhian mo na yan. Amen? Kaya nga nalugod ang mahal na Panginoon dahil kinamuhian mo na yung nakaraan. Na yan po ay gawa ng makasanlibutan o tsuk ng masamang puso, mga minamahal ko. Lahat pa magsabing praise the Lord. Ang naghahari na sa atin, mga minamahal ko, yung buhay na pinasakdal ng mahal na Panginoon. Lahat pa magsabing praise the Lord. Ay total past na yan eh. Anong sabi ng Biblia? If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. All things are passed away. Amen? Amen? All things are become new. For example, si beloved Sir Jima, okay lang yung tawag nito, ID niya. Medyo nakakatawa, pero makita natin doon, mga minamahal, yung talagang may pagbabago kahit ngayong pulis. Ikaw ba talaga to? Mahaba ng buhok mo ngayon dito, bakit maiksi? Amen? Kasi dito, kung ano yung picture mo nung una, yun at yun na. 15 years na yung ID ko, ganun pa rin ang itsura ko. Kaya sabi na, you are young here. Siyempre, 15 years ago, siyempre bata ako noon. Ibig sabihin, mga minamahal, yung ating pong buhay nababago. Amen? Yung ating pagkatao, mga minamahal, nababago. Yung ating kanyuhan, mga minamahal, nababago. Huwag lang magbago yung ating puso na numubuhay na ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat po magsabing praise the Lord. Pero kung ipos niya, mga minamahal, doon sa profile niya, is maiksi ang buhok, mga minamahal, kung ikaw ay man laging nag-aalahas nung araw, yun pa rin ang ilalagay mo, mga minamahal, ay hindi na rin nakakalugod sa mahal na Panginoon. Amen? At may magsabing praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, ibibihis natin yung buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Ibig sabihin, ready tayo sa lahat ng panahon. Amen? Hindi mo sabihin, mga minamahal, na kapag nandiyan yung kaaway, sandali lang kaaway ha, magbibis muna ako ng may kabanalan. Sandali lang ha, kaaway, alisin ko muna yung mga bagay na hindi kaya sa pan. Hindi. Haatakihin ka talaga, mga minamahal ko. Amen?
Hindi nga nagpapaalam eh, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang magnanakaw, mga minamahal ko. Sabi ng John chapter 10, verse 10, kali po, isingit po natin. John chapter 10, verse 10. Buhat po dito sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, ang kabanata po ay 10, talatang 10. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi pumarito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Yan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Magbigay ng buhay, magkaroon ng kasaganaan sa buhay ng tao. Subalit ang diablo, mga minamahal, yan ang kanyang gawa, mga minamahal. Magnakaw, kundi mga minamahal, pumatay at pumuksa, mga minamahal ko. Pero ang gawa ng mahal na Panginoon, mga minamahal, upang ang tao ay magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po natin mapipigilan yan, pero kapag ikaw ay namubuhay na meron kang malinis na puso, mga minamahal, maging ang diablo ay takot na lumapit sa iyo. Bakit? Mapapahiya siya eh. Amen? Kapag nandyan na yung tukso, Hallelujah, praise the Lord. Cast out in Jesus' name. Lalayas siya. Sabi ng Biblia, mga minamahal, tumatalsik ang masamang espiritu, milya-milya. Anong sabi ng mga apostol? Nakita ko si Satanas na siya ay tumalsik na parang lintik. Parang kidlat. Napakabilis, mga minamahal. Ganun pala. Kapag malinis ang puso mo, mga minamahal, at dumarating yung kasamaan, Hallelujah, praise the Lord. Kasat in Jesus' name. Napuprusen sa pangalan ng mala Panginoon. Kaya kahit dito, mga holdupper, mga ripes, mga minamahal, hindi nagtatagumpay sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kahit na mga minamahal, yung mga may masamang loob, yung gawan ng masama, babarilin ng isang Kristiyano o kay pagtangkaan na saksakin. Hallelujah, praise the Lord. Napuprosen. Napakinggan po natin yung mga patuto ng mga beloved prayer warriors sa dako ng Hulusulo, sa dako ng Abu Sayyaf, mga minamahal, sa kanilang kampo. Grabe, mga minamahal. Hindi po natin makakalimutan ang mga himala na ginawa ng ating dakilang Diyos. Nagmanifest ang kapangyarihan ng mala Panginoon sa tunay na propeta ng ating mahal na Panginoon. The end-time prophet of our loving God, mga minamahal. Kaya kahit saan pala pumunta, mga minamahal, ang isang Kristiyano na merong malinis na puso, hindi po yan matatakot. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Romans chapter 10, verse 1 up to 4, malapit na po tayong magtapos. Kindly po, maghanda po mga beloved mga awit at beloved musicians. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 10, ang talata po ay 1 hanggang 4. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mangaligtas, sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, natapot hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautosan sa ikatutuwid ang bawat sumasampalataya. Palakpakan po natin ang ating malapayla at pimagsabing praise the Lord. Tignan niyo po, napakabait ng malapanginoon yung ating mga kasalanan, lahat yan, mga minamahal. Ang sumalo, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganyan kabait ang ating dakilang Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, mga minamahal, my heart is heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Ang tinutukoy na Israel sa kanyang bayan noon, mga minamahal, ng ating malapanginoon. But we are the modern Israelites, mga minamahal. Ang panalangin ng tao ng Diyos sa ating kapanahunan ay maligtas lahat ng mga Kristiyanong may malinis na puso. Kaya hanggang ngayon, hindi tumitigil ang ating dearly beloved honorable pastor sa pag-aayuno pananalangin bawat sa atin, mga minamahal ko. Amen? Upang tayo po ay manatili sa kalinisan ng ating mga puso sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon.
ang mga beloved children ng ating dearly beloved honorable pastor, hindi na sila nagpapahinga. May kita mo mga minamahal, kahit sa ang panig ng Pilipinas, kung po pwede lang mag-travel ng mag-travel papuntang ibang bansa, gagawin nila yon para lang sa ebanghelyo ng kaligtasan. Ngayon mga minamahal, may kita mo iba't ibang lugar. Anong dala nila mga minamahal? Ebanghelyo ng kaligtasan. Kahapon, although ang title mga minamahal is GMYC para sa youth, pero pagpakinggan mong pangangaral mula sa youth hanggang sa pinakamatanda sa atin. Para sa lahat ang pangangaral ng salita ng Diyos. Grabing presensya ng Malapanginoon. Kahit na nanonood lang tayo mga minamahal, makita mo ang anointing ng Malapanginoon. Ibig sabihin sa mga nilangisan ng ating mahal na Panginoon, namnamin mo ang salita ng Diyos. Kahit yung mga ilan sa atin nasa trabaho, mga minamahal, nanunood, bakit? Napakahalaga yan, mga minamahal. Yung haba ng kanila pong pagtayo sa entablado, mga minamahal, nandun yung anointing ng Malapanginoon. Bago matapos, busog na busog, mga minamahal, ang kaluluwa mo. Palakpakan po natin ang ating Malapanginoon. Napakarami po nating matutunan. Kaya yung mga bagay na yan, wala man tayo doon, kapiling nila, mga minamahal ko. Tandaan natin, yung kataga na kanilang sinasambit, mga minamahal. Amen? Napakinggan natin, huwag tayo makuntinto na tayo po ay malaya na dumadalo. Nakapagbigay tayo ng ating ikapu at handog. Nagagamit tayo sa mahal na Panginoon. Pero isipin din natin na tayo po ay mga fishes of men. Mag-imbita. Huwag natin sayangin pagkakataon. Malapit na tayong lilipat. Napakaluwang yung ating lilipatan, mga minamahal. Proper spirit of our dearly beloved honorable pastor. Huwag yung iisa lang, dalawa, tatlo, ang makikita natin nag-aakay ng kaluluwa. Eh, meron din naman tayong mga katrabaho. Amen? May kaibigan naman tayo, mga minamahal, sa Facebook, na taga rito, or kung saan man sila, mga minamahal, sabihin na may gawain sa ibang lugar, mga minamahal. Amen? Sabi kasi ng ibang, hirap naman kasi, oh, mahirap. Hindi agad-agad sumasama, pero ang pinag-uusapan doon, gaano po tayo ka-epektibo sa ubasan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag malinis ang puso mo, concern ka sa lahat ng mga kaluluwa, mga minamahal. Pag malinis ang puso mo, mga minamahal, iisipin mo rin yung kanilang kaligtasan. Lahat po magsabing praise the Lord. Kaya nga ang sabi dito, mga minamahal, for I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Hindi lamang sa pagkakakilala. Kasi kapag makilala natin, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon, at hindi tayo masilyuhan ng Espiritu Santo ng Malapanginoon, baliwala. Amen? E kung lahat nagpahalaga sa kaligtasan, kulang na tayo dito ngayon for 13 years, mga minamahal. Amen? Pero dahil may mga tinatakan, may sinilyuhan ng Malapanginoon, tatak ng Espiritu Santo ng Malapanginoon. Sila, mga minamahal ko, yung nananatili ngayon at sila yung gagamitin ng ating dakilang Diyos. Lahat may magsabing praise the Lord. Kaya tayo lahat ng mga nabautismuhan, meron na tayong tatak. Amen? Meron na tayong silyo, mga minamahal. Pagbalik ng Malapanginoon, alam niya kung sino yung mga natatakan. At yun ang dadalhin niya sa langit, mga minamahal ko. For the being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness have not submitted themselves into the righteousness of God. Yan ang dahilan. Amen? Nakakilala sa Malapanginoon, pero hindi nila isinubmit yung kanilang sarili sa Malapanginoon. Hindi nila isinurrender ang lahat na nasa kanila, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos. Lahat po magsabing praise the Lord. Lord, sinurrender ko naman eh. Magpakumbaba naman ako sa iyo, pero please lang, yung tithes and love, ano pa rin ko, next time. Kasi may plano ako, may gagawin ako. Mga minamahal, kasama yan sa pagsurrender sa Malapanginoon. Hindi mo mababayaran ang kaligtasan. Amen? Milyunis man, mga minamahal. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, maangkin mo man ang kayamanan ng buong sanlibutan kung ang kaluluwa mo na mapapahamak. Ibig sabihin, huwag po tayong magbabase sa ating pong mga kayamanan o meron man, sa ating pong mga meron, mga minamahal ko. Mga material things, huwag po tayong magbase dyan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you.
Maraming mga pinagpala ng malapain galing sa wala, mga minamahal. Nakita ng malapain yung kanilang puso. Malinis ang kanilang hangarin, mga minamahal ko. Nung pinagpala sila ng mahal na Panginoon, binigay nila ang para sa ating mahal na Panginoon mula sa pinakamalit na kanilang negosyo hanggang lumaki, mga minamahal ko. Pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Kung isipin natin, wala naman talaga tayo eh. Amen? Anong dinala natin sa gawain ng mahal na Panginoon? Problema, sakit, karamdaman, kabigatan sa buhay. Nung pinagpala na tayo, mga minamahal ko, sabi ng Biblia, mga minamahal, baka po tayo malasing, baka po tayo mabusog sa pagpapala at kakalimutan mo ako. Amen? What is Word of God sa iyong puso, mga minamahal? Sabi ng Biblia, if you love me, keep my commandments. Maiksing salita. Pero malaman, ipakita mo yung pagmamahal mo sa mahal na Panginoon. Amen? Ipakita natin, mga minamahal, yung pagsisikap natin sa ating mahal na Panginoon. Yung pagpapasakop natin sa mahal na Panginoon, ipakita natin. Dahil yan ang basihan ng ating mahal na Panginoon. Lahat may magsabing praise the Lord. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Sa lahat ng mga sasampalataya. Mga minamahal, kung anong pananampalataya mo ngayon, nakikita ng ating mahal na Panginoon. Hindi yung maliit, mga minamahal, o katamtaman na pananampalataya. Nais ng Diyos yung 100% na pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon habang inahanda po ang ating pong awitin para po sa ating altar call, mga minamahal. Ang yung abang lingkod na lamang po ang babasa dito po sa Book of Ezekiel, chapter 11, verse 19 and verse 20. Sabi dito, mga minamahal, and I will give them one heart, and I will put a new spirit within you, and I will take the stony heart out of their flesh, and will give them an heart of flesh, that they may walk in my statutes, and keep mine ordinances, and do them, and they shall be my people, and I will be their God. Awitan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi ng Biblia, at aking bibigyan sila ng isang puso, at aking lalagyan ng bagong diwa ang loob ninyo. At aking aalisin ang batong puso sa kanilang laman at aking bibigyan sila ng pusong laman. Upang sila'y magsilakad sa aking mga palatuntunan at ganapin ang aking mga kahatulan at isagawa. At sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos. Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa araw na ito. Ating awitan, pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Ang siyang nagbigay, mga minamahal, ng pusong laman. Upang tayo lumakad ayon sa kanyang palatuntunan, mga minamahal, at makasunod sa kanyang kalooban. Anong araw, ang puso na meron sa atin, mga minamahal, ay kasintigas ng bato. Pusong bato, mga minamahal. Na kahit gumagawa tayo ng kasamaan at kasalanan sa mata ng ating mahal na Panginoon, hindi natin, mga minamahal, kinakatakutan ang Diyos. Subalit tayo ng patuloy, mga minamahal, naglilikod sa Diyos upang ipagtrabaho ang ating kaligtasan na may takot ang pag-iinig, mga minamahal ko. Kaya kung paano po natin pahalagahan ang ating kaligtasan, laging malinis daw ang ating mga puso, mga minamahal. Maging alis tayo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ano man ang ating mga kahibahan, ano man ang ating nagagawa pa, mga minamahal, hindi kalugod-lugod sa Diyos. Sa araw na ito, ating po, mga minamahal, ibigay sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-ingin ang tawad sa ating mga minamahal. Sa pamamagitan ng ating pagluha, mga minamahal. Sa ating pong pag-ingipag-usap sa ating dakilang Diyos sa oras na ito. Ang Diyos ay napakabait, mga minamahal. Hallelujah! This is my desire. Pag-inawitan po natin, mga minamahal. Sa ating dakilang Diyos, samahan po natin ang pananalangin. Sabi nila malamisin na pinagpala kayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Lord, we love my heart.
Christian.